Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Pinoy! Talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Pinoy! Talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong isang bayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng Linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto, kung meron kang issue at mga komento. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal nating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay ka nga ay mapagpalang hapon dahil maganda ang panahon natin. Ngayon yung pong katoto, ika nga ay katandem ang ating ang beauting si Pe Nicodemus. Di ba Nicodemus? Diba? Ayun na. Muna kita. Oh. Oh, kamusta na 'yung mga sira-sira ng sasakyan? Yan. Yeah. Okay. Sige, kamusta ang Coast Guard? Ayun oh. Yung Coast Guard eh, napakaraming accomplishment. Sa totoo nga nung Linggo ng madaling araw, tumawag sa akin ng intelligence ng Coast Guard, may nahuli silang barilet droga doon sa squatter area ng Delpan. Sa may Delpan ito? Sa Parola. Sa Tundo ba yan? Tundo? Oh, Tundo, Parola. Ngayon eh, hindi naman ako nakarating kaagad doon dahil... Ay, lagi ka naman late. Madaling araw eh. Tausus! Oh, sige. Kagigising lang eh, kaya medyo... Kinuha ko yung istorya, eh hindi nila tumawag sa PDEA sila dahil droga. Ngayon, parang pinigil ng PDEA yung pagbabalita. Bakit? Sakop daw ng PDEA yun. Kaya mismong si Commodore Armand Balilo ng Media Affairs ng Philippine Coast Guard, siya yung hindi nagpabalita dahil saklaw na ng PDEA yung mga nahuling droga. So wala na sila doon. Kumbaga parang ang Coast Guard hindi na sila mapapasama doon. Si PDEA na doon. Ganun ba 'yun? Parang turnover yung droga. Oo. So pero, wala nang say ngayon ang Coast Guard. Oo nga eh. Parang mali, di ba? Dapat sila. Sama sila. Sila nakahuli, sila magbalita. Ngayon sa balita nila siguro pwedeng sabihin na ita-turnover 'yon sa PDEA dahil ang PDEA yung may disposisyon. Parang dapat ganun, hindi yung sasabihin na under o saklaw ng PDEA yung mga... Kailan yan, sir? Madaling araw ng Sabado. Eh bakit walang report? Wala tayong balita. Balita ba? Eh, wala nga ibinigay na balita. Oo, nasasabihin natin. Medyo, iba yan. Tapos nitong kausap ko si Commodore Balilo kanina ng CGPAW, yung Coast Guard Public Information, sabi niya, hindi niya pinalabas yung balita dahil nga saklaw ng PDEA yung mga drogang ganong huli. Sabi ko nga sa kanya, kahit na under ng kwanyan, sa kanila dapat i-turnover, dapat ibalita rin natin kasama yung PDEA. At yung Coast Guard, of course, na sila yun eh. Sila yung, witness, pwede, di ba? Witness na sila yung nakakita. Ano to? Sila yung nakahuli mismo. Yun. Di ba? Kaya dapat sila nakahuli bilang Philippine Coast Guard, tatanover sa PDEA bilang sila may saklaw ng ganong mga activities o mga huli. Dapat mauna ang Coast Guard dahil sila nakahuli. Dahil hindi naman mapupunta sa PDEA yung istorya kung wala yung ginawa ng Coast Guard na panghuli, di ba? Okay.
basahin natin to from Davao City. Wilson Diodoro Montalaba. Kilala mo to, sir? Mm. Oo. Maayong gapon, Philippine watching. Nanonood siya. Oo, nanonood siya. Si Mr. Wilson Diodoro Montalaba. Hello po! Hello! Yan, oh. Kita mo, may nagwa-watch sa'yo. Nga, mag-watch party ka ba? 1,000 yata yung nanonood siya atin. Sige nga. Okay, mga kaibigan, ulitin lang natin ang pinag-uusapan natin dito kanina. Ay, yun nga pong droga na naman, ano, diba? Ang nakakuha nito ay ang Coast Guard, tama? Tama, correct ka dyan, katotoo. Tapos, tumawag, sila ba tumawag ang Coast Guard mismo? Sa akin, oo. Tumawag sa'yo. Tapos, hindi naman nakarating. Ibig sabihin, tinan over nila sa PDEA. Oo, pinaang... Gano karami, gano? Worth 54,000 yung halaga. 54,000 yung halaga. Konti pa. Both drogas and baril. Baka ka okay. Ay, hinihingi nga yung mga litrato para ipa-plus natin sa live streaming. Hindi pwede, no? Oo, dahil sabi ni Commodore Balilo, sa PDEA na naman yung balitang yun. Mm-hmm. Sabi ko naman, dapat kayo magbalita. Ikuha na lang natin doon sa last paragraph, sasabihin na lang natin, tinan over sa PDEA dahil saklaw nila yung droga. O, ganun. Pero ang bida ron, dapat kayo, hindi sila. Di ba? Okay, sabi ko. Okay. Sige, tama. Pero kahit hindi ka na bida, basta nandun ka lang. Kasi mamaya biglang magkabaligtaran yan. Dahil sila yung nakahuli. Baka para sa costume yan eh. Yung costume, huli, tinan over sa PDEA. Lumabas yung balita, PDEA, wala yung costumes. Ayun. O, sige nga, paano yung mga balita, sir? Tingnan natin. Itong nahuli kanina, yun ba? Yun lang ang kabuuan niya? Oo, hindi ko okay. Hindi binigay yung detalye. Basta baril at droga, nahuli rin sa... Gano'ng karami daw yung baril? Hindi, yung wala ngang detalyadong kwan eh, kung gano'ng karami. Basta ang... Hindi ba nila napicturan? Napicturan, pero hindi rin binibigay pa. Okay. Oo, so, basta 54,000 lang, ang liit eh. Oo, kaya mo, baka personalized lang yan eh, di ba? Oo, baka isang baril lang yan. Pero, eto, PDEA na to, nagsabi na to. Hindi, Coast Guard. Coast Guard mismo yung 54K. Sila yung nakahuli talaga. Kaya sila yung nagbigay ng impormasyon sa akin. Hindi ko lang napuntahan, hiningi ko yung detalye. Hindi na rin naibigay dahil nakarating na rin sa... Coast Guard Media Affair. Okay. Sige. Ang Coast Guard Media Affair ngayon, hold down muna namin yung balita dahil nga makikipag-coordinate sila sa PDEA. Yun. So, actually, bibigyan namin kayo ng update yan kung makakuha ka. Siguro Wednesday, baka makakuha malamang, ka. Malamang. Kuha natin yung... Okay. Sige. May babalita na natin yun sa Wednesday. Mm-hmm. Ano pa, sir? Iba? Ayun, yung nahuli ng Coast Guard na barko na... ito, barko. MV Harmony 6. MV? Harmony 6. Harmony 6. Meron ba dyan? May picture ba siya? Okay, tingnan nga natin. Plus natin yung ini-interview yung kapitan ng barko na... na si ano, si Captain Luban, Luban Lu. Louis. Chinese? Meron bang sound? Nakasan nga natin? Hindi, Vietnamese. Vietnamese daw. Vietnamese national yan. Ano ang naman itong nahuli naman nila na ito? Ano? Pumasok ng illegal sa bansa. Okay. Nakakuan sila yung sabihin na dumaong sila sa port of Puro Point in La Union. Port of Puro Point La Union. Ayan yung ngayon nung magkaroon ng automatic identification system na patunayan na hindi sila nagpaalam sa Coast Guard na papasok ng Pilipinas. Kaya ng Coast Guard naman naghihigpit dahil nga doon sa
sa novel virus, coronavirus. COVID-19. Eh, siyempre sinisigur niya ang mga Pilipino, baka itong mga pumasok na ito may dalang sakit. Oo nga, tama. Kaya inspeksyon nila yung barko kasama itong taga Bureau of Quarantine. Pero ito bang nag-inspeksyon, meron silang mga mask, meron silang mga gamit? Pakita natin yung yung barkong mismo yung barko. Yung litrato. Ayan. Harmony 6. Ayan yung sana to, isa na tong lugar na to, sir. Sana to. Sa Port of La Union yan, sa Port of La Union. Sa Port of La Union yung Poro Point. Doon siya dumaong. Napag-alaman doon sa automatic identification system ng National Coast Watch Center ng Coast Guard, hindi sila nagkaroon ng permiso. Walang mga kaukulan. So pag walang permit, hindi pwedeng lumapit dyan. Hindi ka pwedeng dumikit sa mga pantalan pero natin. Pero anong laman itong ano na to, ng barko na ito? Wala namang mga illegal na kargamento. Ah, okay. Oo, salamat. Tao lang naman ang laman niya na mga Vietnamese at saka anong bansa ito sa kanya. Pero tama rin yung sa Coast Guard, kailangan malaman o mabatid kung siya nga ay may mga coronavirus siya sinasabi. Kaya itong ayon dito kay Admiral Rear Admiral Ronnie Gaban ng Chief ng Operations Center ng Coast Guard, ang Coast Guard ay patuloy na ika nga pinupursiki na mabigyan ng protection nating mga kababayan sa maritime security at saka yung mga major port na kailangan ma-secure talaga ito ng ating ahensya ng Coast Guard para ma-proteksyonan tayo laban doon sa COVID-19. Yun yung pahayag ni Commodore Gaban ng Chief Operations Center ng Philippine Coast Guard. Kaya katulong ng Coast Guard, itong National Coast Watch Center na ang headquarters nito ay nakatayo din sa headquarters ng Coast Guard. Kaya hindi sila makakalusot dito dahil kumpleto ng aparato itong National Coast Watch Center . Dahil kwento na US, pagawa na US dyan. Mm-hmm. Kaya may mga radar yan kumpleto na upang ma-detect yung mga taong o mga barkong pumapasok dito sa karagatan ng bansa. Yan. Kaya naman hinigpitan dahil nga galing pala ito ng China, itong barko. Ano nangyari ngayon? At iniimbestigahan ngayon yung barko. So, nandyan pa. Pero anong sa sumatotal, ano daw gusto nila? Nasiraan ba yung barko nila? Baka sila dumaong doon? Yun ang tanong . Anong dahilan at doon sila dumaong? Parang doon muna? Oh, kaya nga sila iniimbestigahan ngayon dahil wala silang dahilan kung bakit sila pumunta roon. Delikado. Kaya nga. ilan ang sakay na tao nitong mga ito? Ayon dito sa ulat ng Coast Guard, ang laman niyang pasahero ay 18 Vietnamese at saka 5 Indian crew. Yan yung mga sakay nila. 18 na Vietnamese. At saka yung Indian na crew. Lima yung Indian. Indiano. Mga Indiano. Yun yung mga tauhan nila. Kasi tumatanggap ng mura sweldo yun. Kaya yun ang nakinukuha nila. Mm-hmm. Kaya dinaan sila sa requirements na quarantine period ng Bureau of Quarantine. So, ibig sabihin, inano pa sila? Iko-quarantine. Oo. Saan? Dito sa atin? Parang gano'n? O sa barko na lang nila? Sa barko yan. Sa barko na lang. Okay. Para pati yung barko siguro, kung meron mang virus yan, ma-detect ng Bureau of Quarantine. Kailan nangyari ito, sir? Ito lang nakaraang linggo. Nitong February 18. February 18. Mm.
Di naka ano na ilan lang ano na yun? No, oh, hindi. 18? Hanggang matapos na. Oh, hanggang 23. Hindi sila February ba yan? Order into 14 days quarantine. 14 days sa quarantine, di abot. Hanggang ano sila? Hanggang March na. 1, 2, 3, 4, at saka 7, 9, 11. Hanggang March. March, baba mo? Mga hanggang March 4 sila dito. Oo, oh, ganun. Mga ganun, more or less. More March or less. 4. Kung sakaling wala naman sakit, etc. Pero meron pa rin silang ano, di ba? Meron pa rin silang violation. Oh, yung ang yun. Pag ganyan may violation, anong ginagawa? Ay hinuhold yung kanila, yung barko nila. Oh. But pag-iisipan, imbestigahan kung mayroon silang dapat pagbayarin na penalty, ganun. Pero, ibig sabihin, wala bang sakay na kahit ano to, kargamento wala. Na medyo illegal? Wala, walang nakita. Kaya, kaya sipag nga, ng Coast Guard, ha? Ha? Sipag ng Coast Guard, masip, ha? Oo, oh, masipag nga. Kita mo yun, nakapasok, naalaman ka agad. Oh. Di, talagang nagtatrabaho, madali sabi. Yo, talagang gwardiyado nila yung bansa sa mga yun ang maganda. Pag-iingat, di ba? Oo. Dahil ayaw nilang mapinsala tayo maging talamak yung virus sa ating bansa. Kaya talagang kumikilo sila na mabigyan tayo ng proteksyon. Mm-hmm. Oh, ayan. Hindi. Siguro bago tayo magdire-diretso, sir. Mm. Magkaroon muna tayo ng paalala mula sa ating himpilan. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 0-2-4-5-4-5-8-6-3. Okay, balik tayo sa ating programa. At siguro, eto tapos na ba ito, sir? Tapos ka na dito? Tapos na ito. So, ilagay mo na sa ilalim yan, Ben, para ano. Sige, ang sipag ng Coast Guard, ha? Oo, ba eh. Bukod doon, mayroon pa, nauna doon, mayroon pang nasagip silang mga anim na kabataan na dito sa itong insidente nito sa Apari, layo na pala nila. Sila rin, Coast Guard din? Oo, oh, Coast Guard din. Oh, ano na pa, ano nasagip nila? Ay, itong ano, 16 years old na si Florbet Ruatus ng Barangay Pakak, isang 14 years old na si Jenny De La Cruz ng Barangay Pukig, at sa 16 years old na si Irene Tubol, isang 14 years old na si Bernadette Pait, at isang 13 years old na sa May Tubol. Pawang mga residente ng barangay Mabanguk, Apari, Cagayan. Kaya died due to nalunod. Nalunod itong mga batang ito. Nalunod? Oo, oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na bata itong nalunod na to. So, kumusta naman? Ay nga, dinala sa hospital, sa Apari District Hospital. Parang nga magamot sana. Eh, kaso diniklarang patay na nung dumating. Yung anim? Oo. Kalungkot naman. Oo nga, kaya so itong anim na ito ay nakita nila palutang-lutang na, parang ganon? Hindi, sasagipin na tumawag ng Coast Guard upang sagipin. Pero late na sila nung dumating. Pero may buhay pa ng konti. Pero din nung dali sa hospital, Apari District Hospital, nakasalayo kasi naman hospital. Lima, patay na. Eh, isa? Pero meanwhile, itong Rielo at saka Aquino, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center
for further psychiatric evaluation. Dahil? Dahil sa mga, ayon sa mga magulang, bilang minor nga ito, nagpaalam daw na magpa-practice sa eskwela. Mm-hmm. Siguro nga, nagkatuwa ang maligo, kaya yun ang inabot nila. Ano ba yan? Cagayan River swimming venue instead. So swimming swimming venue talaga yon. Oh, swimming venue kaya lang hindi yatado sila nagpunta. Okay. Kaya hindi na rin kasalanan ng mga magulang yun, siyempre. Paki-plus mo yung ano yung pinangyarihang dagat. Na para makita ng mga viewer natin yung lawak ng dagat eh pag makikita mo. Ayan oh yung yan yon, sir. Yeah, oh yan. Yan sila eh maganda. Oh, baka sumobra naman ang layo ng pinuntahan nila. Baka magkalinis-linis eh. Napunta sa malalim. Paki-plus mo nga sa ayan yung ano niya. Ito yung bata. Oh, yan yung isang sinasabing ginagamot na naka-recover. So, ayan yan. Lawak niya, no? Ang laki. Siyempre, pag nalunod yung tao, hindi naman doon ka. Pero bakit sabay-sabay? No? Magkakaklase yata to sa school eh. Parang nagka... Yayaan. Oo, nagka-yayaan. Buti eh, may mga dumating ka agad na ganyan. Okay, ito yung mga Coast Guard. Sila yung mga sumagip, sumaklolo. Yan, yung mga tropa ng Coast Guard na sumaklolo sa mga nalunod. Kaya talagang malaking responsibilidad talaga ng Coast Guard pagdating sa karagatan, no? Tsaka isa pa, sa mga kabataan nga ngayon, lalo ngayon magtatag-init na, no? Ingat-ingat lamang po tayo. Tandaan natin, maraming mga iba't ibang sakuna. At syempre, mga viruses ngayon, di ba? So, ingat-ingat lang muna. At alam mo, minsan kasi, ang mga tao, talagang kung saan yung bawal, doon siya pupunta talaga. Diba? Baka itong kabataan to ay hindi naman kaya talaga at pumunta na pagkaila-ilalim eh. Diba? Lalo kung kahit marunong kasi lumangoy pagka sa dagat, may mga lugar na nalilibang kang maglalangoy tapos pagka ano mo, malalim na pala yung lugar. Ang masakit do, pagka kahit marunong kang lumangoy, pag pinulikat ka, yun ang talo yung kwan mo ron. Kaalam mo sa paglangoy. Okay, at pagpapatuloy po ang Talakayan Pinoy. Sandali-sandali lamang po. At tayo ay kukuha muna ng iba't ibang mga paalala mula sa ating himpilan. Sumali sa malinis at masaganang karagatan o MMK ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pararangalan at may milyong-milyong halaga ng proyektong pangkabuhayan sa pangisdaan ang naghihintay sa mananalong komunidad na katangi-tangi ang pangangalaga sa kanilang yamang dagat ayon sa mga sumusunod na pamantayan. No illegal fishing, observance of closed fishing season, establishment of marine protected area, clean coastal waters, mangrove protection and rehabilitation program. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng BFAR o tumawag sa 0254-5863. At syempre, of course, pabalik tayo sa ating programang Talakayan Pinoy. Well, of course, ako pala. Okay, at syempre, of course, balik tayo kay Mr. Pasky. Sir Pasky, ano-ano ba yung mga balita natin ngayon tungkol naman sa nawala, cake ang nakita ko. Okay, sige. Ano ang mga balita ngayon pagdating sa, okay, COVID-19, ang daming mga barko na, mga aeroplanong hindi
magta-travel, yung iba naman ay kansilado. Binabalitaan ka ba na palyata ito, kung doon ako nagkakamali, nag-streamlining muna ngayon ng kanilang mga staff? Oh, tama diba? Yun. Oh. Sige nga. Lahat naman eh, pati itong Cebu Pacific, ganun din. Oh, yan, oh. Kumukha ng Cebu Pacific nga ito. Nagkaroon ng restriction ng kanga ng biyahe. Katulad nung pag-travel sa Korea, sa ang mga South Korea yan, ha, mga kaibigan. Oh, South Korea yung sa overseas Filipino workers natin doon, OFW. Mm. Ay mga estudyante na sa South Korea at yung mga permanent residents. Yan po yung ano, yung mga foreign national na direktang nanggagaling sa North Gyeongsang. Kabilang na ang Daegu at saka Cheongdo na ma-consila na within 14 days immediately proceeding papuntang Pilipinas will not allow to enter in this country. So ibig sabihin sarado muna tayo, may lockdown ano, sir? May lockdown. May lockdown ngayon sa South Korea. Di ba? Yung mga diplomatic visa nila ay naka-hold muna. Mm-hmm. So tayo may ban tayo ng yung may mga papuntang South Korea, particular yung mga binanggit mo kanina na mga lugar, eh wala talaga makakaalis muna. Oh. No, yung galing dito, halimbawa dito papunta ako doon, hindi muna ako makakabalik. Totoo 'yun, no. Oh, 'yun, sige. Kaya humingi ng paumanhin ng ating Cebu Pacific. Mm-hmm. Sa inconvenience na nangyayari sa ating mga pasahero na dapat maunawaan yung mga pangyayari dahil nga umiiwas doon sa sakit na sinasabing virus na COVID-19. Oh, yan. Yan po yung paalala ng Cebu Pacific para po doon sa ating mga biyahero at sa mga estudyante, sa mga pamilya na nais mag... Gusto ko pa naman pumunta dyan dati. Sa North? South. Ah, South. South. Oh, dyan ngayon marami eh, di ba? Oo. Oh. Kasi ang North, wala tayong masyadong ano. Pero I'm sure meron na din dyan siguro. Malamang. Sa North. Eh, oh, eh, basta, pero walang balita eh, di ba? Basta. Wala tayong balita eh. Karating ng China, siguradong meron na yan. Malapit. Ang Russia kaya... Ha. Meron na rin yata ang Russia. Meron na rin, no? Kasi magkakalapit yan eh. Diba Russia, China, South Korea, North Korea. Ganun yan eh. Magkakapit-tabi lang yan. Tapos Japan sa unahan nila. Diba? Oh, pala may mga travel na hindi sila pa pupuntahin mula South Korea to Philippines mula sa March 3 hanggang April 30. Ah, tagal. Tagal, oh. Oh. May mga ano ba airline ka diyan na ano na mga numbers na pwede imahit hindi ano? Ayan yung itong Cebu Pacific anong mga yan? Yung 5J188. Mm-hmm. 5J188, 5J187 from Incheon, Manila. Okay, Incheon to Manila. To Manila. Oo. 5J128, 5J129. Mm-hmm. From Cebu, Incheon, Cebu. From Incheon to Cebu. Ito namang 5J180, 5J181, from Incheon to Calibo. Nako, sarado muna sana lahat. Kaya nga, affected ng mga flight cancellation. Mga sumusunod na paribok na lang kung ika nga sa mga susunod, no? Diba? So ngayon yan, hantayin nyo po yung mag-init, mag-tag-init, no? Yun, and I'm sure kapag kaganyan tag-init, matatalo yan, matatalo natin yung mga virus na yan. Mamamatay yung mga yan para mawala. Kaya, mm-hmm. Kaya pwedeng magparibok sa from February 29 to March 1. Paparibok. Oh, yun. So, kahapon
kahapon yun, sir, no? Kahapon. Oh, simula, so last day simula. Kahapon. Mm. Tama? Dahil ano ngayon? Or March 2, yan. Hanggang February 29 to March 2. Mm-hmm. Subject to seat availability. Ni book flight new. Sige. So ngayon ados kasi ngayon eh. Mm. Di ba? So pero, sige sir. Meron pa ring rebook ng flight. Sige mo na yan. Hanggang June 30. Yan. Mm. June? Ah, June hanggang June 30. Mm. Pwede rin sila mag-refund ng ticket na full store sa value ng halaga ng kanilang ticket na walang awasing ano pa man. Oo. Mm. Pero alam mo, ang laki-laki talaga ng problema ngayon sa ekonomiya, bagsak lahat. Oo, diba? Lahat. Talagang epektado lahat yung negosyo. Oo. At kung di ako magkakamali, sa ibang mga lugar, walang mabiling pagkain. Kasi nagkaroon ng panic buying. Oh, dahil diba? Shortage yung importation. Diba? Dahil nga mahigpit nga rin sa sinasabing coronavirus na yan. Kaya magiging sa custom yung mga dating ng kalakal eh talagang matumal. Mm-hmm. Kanya nagkakahigpit ang pati niya sa sobrang disiplina na pinairal ni Commissioner Guerrero ng Bureau of Customs eh parang ang feeling niya nasa serbisyo pa siya ng militar. dahil yung disiplina niya eh may nakarating sa aking mga sumbong dalawang pulis ng custom ang ika nga pinitsirahan na hindi maintindihan kung bakit ganun ka drastic yung parusa samantalang pwede hindi na siya doon. Hindi, siya yung commissioner ngayon na retired general ng army. Pa, oy, may tanong ako sa iyo ha. Lahat ngayon ng mga secretaries, ano, na galing, ano eh, no? Puro mga generals, napansin mo? General Bautista. General, dami. Mga retired general yung na kapuesto. Oh, may angal ka ba? May angal ka? Eh, kaya nga ito sa custom eh. Sabi ko nga, kung merong malakas ang loob na idemanda si commissioner, kaya naman lang idemanda, di ba? Dahil hindi na siya militar eh. Kahit ba commissioner ka, eh nasa saklaw ka na ng Civil Service Commission law. Oo. Di ba? Yung mga, pwede. Di ba? Yung mga tao sinasaktan mo, pag nagreklamo yan, tatanggapin sa ombudsman dahil una-una, hindi naman militar yan. Mm-hmm. Ikaw naman, wala ka na sa militar. Bilang commissioner ka ng custom, ang disiplina, ikaw nga eh, diplomasya lang. Pagsabihin mo... Nasanay kasi, nasanay. Eh. O bakit si, ano, tinan mo ha, si Secretary Bautista, baba ng boses niyan. Huh? Di ba? Mm. Sabi nila, mabait daw yan eh, di ba? Yun, kalaban niya ni ano eh, di ba? Alam mo na. Ang baba ng boses doon, kaya marami po nagtatanggol doon eh. Hindi ko lang alam sa iba. Ito nga si Commissioner Guerrero ng Customs, eh, mabait din ang ano nito, mabait. Nung nagsimula siya ng sa commissioner ng customs, eh maraming pumupuri na mabait nga, humble, mababang magsalita. Mm-mm. Eh later on, nung makaisang taon ng mahigit, pinagmumura na yung mali. Eh kasi baka matitigas ang ulo. Alam mo, minsan ganun eh, ang tigas ng ulo eh. Hindi, diba? Katulad nung driver nung isang collector ng customs sa airport. Hinatid niya rin yung boss niya sa Port of Manila. Eh, siyempre, nagutom nung naghihintay sa kotse. Lumabas ngayon para humarap ng kantin. Mm. O, inasalubong ni commissioner, walang ID. O, di pinitsirahan. Tapos, hinila raw parang aso papunta rin sa opisina niya. Eh, di ba? Yeah. Di ba tama ba yun? Katoto. Eh, ang ID, talagang pina-implement ni commissioner sa Port of Manila na magkumuha ng gate pass o accreditation para pagpasok mo naka-display ID mo na nagdaan ka sa custom police sa security. Pero yun nga, katulad noon, nagda-drive sa isang collector.
Siyempre, hindi na dumaan sa access pass dahil katwiran niya, si collector naman yung driver, pinag-drive niya. Exempted na daw siguro siya sa isip niya. Kaso, mahigpit si commissioner, nakita siyang pag-alagala, kala ko saan pupunta, walang ID. Nagpaliwanag naman yung tao na nagugutom siya, maghanap siya ng kantin. Mm-hmm. Di dapat, hindi na sinasaktan ganun, di ba? Hindi na minumura. Yun yung nakukuha natin mga impormasyon sa mga taga Port of Manila o South Harbor ng Bureau of Customs. Kaya ngayon, parang Marcelo ron, nagkakatakutan. Totoo yan, totoo. Doon sa assessment, yung kung tawag assessment, doon dumadaan yung mga proseso ng mga dokumento. Mm-hmm. Wala nang tao ron, kundi taga-custom na lang. Oh. Bakit magkakaroon tao? Yung mga nagpo-proseso, mga personero, broker, ayaw bigyan ng passes para makapasok doon. May sinasabi, no contact policy. Gift. Para raw walang corruption. Oh, kasi pinaghihinalaan yung mga taga-customs na pagka nakipag-usap, nagkakaabutan. Ngayon, para walang abutan, hindi na pinapapasok yung nagpo-proseso ng papel. Ang katwira naman ng mga taga-assessment sa customs, paano naman yung maipoprocess naman yung papel na pinadadala lang sa pulis? Halimbawa, binasa namin yung dokumento, may mga kulang o ano. Tatanungin namin nasa labas. Mm-hmm. Ano mangyayari doon sa ano? Tatagal yung proseso. Proseso. Mm-hmm. Pag tumagal ang proseso, dagdag gastos naman sa panig ng broker. Mm-hmm. Dahil yung pag-i-stack ng kargamento nila, binabayaran ng 10,000 ang araw. Yon. Diba? Kaya, diba yung container na pag naandun matagal, may ano? Bibigyan ka ng shipping lines na 7 days within 1 week. Kailan, mailabas mo yan. Pag hindi mo nailabas, lumampas ka ng 7 days, effective ng 8 days, papatak na yung metro niya, 10,000 a day. Pero paano gagawin ngayon dyan? Kung ganyan ka higpit, ganyan ka kaloko sa proseso, ano mangyayari? Bagsak ang ekonomiya natin. Unang-una, maasang gobyerno natin sa koleksyon ng customs na bilyon-bilyon. Itong pasok ng taon na doon, pag ganyan na simula, anong bilyon na makukuha natin? Diba? Hindi, dadagdag nga, di ba? Dahil pagka hindi agad na proseso, nandun pa yung container. Oh. 10,000 ang magbabayad noon yung broker. Hindi ang hindi yung sisingil na, ang shipping lines ang maniningil doon sa pagka-delay ng container. Ay, ganun. Mali pala pagkakaisip ko. Kaya sabi niya, papagsak yung koleksyon. Ano ba yan? Di ba? Oo nga. Pag ikaw man tong broker, iinit ulo mo eh. Hindi. Tsaka baka tumigil ka muna sa anak buhay kung gano'n ang Kaya ka, di ba? Kaya ka nagninegosyo para tumubo o kumite. Oo. Kung gano'n tutulak ka na matatalo yung negosyo mo, di tumigil na lang. Diba? Yun yung nakikinikinita ko doon sa mangyayari pagka hindi nagbago yun. Alam mo, dapat mag-iisip eh. Mag-iisip ano ba yung strategy maganda. Mm. Di ba? Hindi yung higpitan mo ng gano'n, wala namang mangyayari. Meron na nga tayong mga ganitong klase na viruses, tapos ayan pa, di ba? Balita ko nga, yung mga taga South Harbor na Bureau of Customs, pag nakapasok ka na rin sa opisina mo, bawal na lumabas. Ngayon, ang tanong, bakit pinagbabawal? Kasi baka raw mag-abutan naman sa labas. Ano ba yan? Sobra, di ba? Sobrang ano, no? Ano ba yan? Sabihan lang naman, may ano dyan eh. Okay, magbibigay. Ganun lang yun. Alang magagawa doon sa siyempre, kung ikaw man yung negosyante, gusto mo rin makisama, kahit pa paano, nag-aabot ka. Kahit sabihin na bawal, alang magagawa. Alam mo, sir, dapat makausap natin yung PIO ng custom, yung PIO ng Coast Guard. Yan ang natin, ha? Maghandaan natin yan sa susunod na Monday. Dapat matanong natin yung ano. Kung ano yung mga ginagawa nila. Kuya natin, naiyak. Kung hindi natin lahat dyan. Puntahan ko yung PIO ng Customs.
para tanawin natin yung interview natin talaga. Oh, yung mga nangyayaring binabalita natin kung totoo o hindi. Pero siyempre malamang sasabihin niya hindi totoo. Hindi, kumustahin lang natin. Ano ba mga proseso? Ano nga ba? Mga tinatanungin ang mga kakaiba. Kaya gusto nga ba pasyalan yung retired general din na bagong PIO ng kwan eh. Ng customs eh. Bakit daw? Hindi, gusto kong mag-courtesy call kasi bagong palit yung retired general daw si o yung General Datuin. Datuin, Romeo? Romeo? Hindi naman. Wala ko yung first name. Okay, sige, tingnan natin. Kilala ba yung Romeo? Datuin. Saan galing yung retired general din? Hindi ko. Oo, mga gano'n, sa militar din. Kaya nga tinatanong ko eh. May edad na to eh. Baka, may edad nga. Medyo malago buhok sa harap. Sa harap lang. Pero siyempre, gano'n naman dito. Oo, malago-lago nga. Balik-balik, hindi naman gano'ng kalaki katawan. Ayun, may katawan. Malaki ba katawan niyan? Para tayo nagpapasyal dito eh, no? Sige, anyway, sige. Sa mga susunod na panahon ay baka kausap natin lahat ng mga PIO niyan. Ang kaninang umaga, nag-uusap-usap kami dito. Ang pinag-usapan namin tungkol doon sa COVID-19. Gusto ko lang anin sa'yo. Kasi sir, nasa Coast Guard ka. Nasa naiyak ka. Diba? Costume. Tapos yung, ang, sa ano pa ba yung isang sinasabi natin? Costume. Oh, hindi. Ang inaano namin, sana, wag lang yung naiya ang babantayan. Diba? Tama, kasi maraming port of entry. Oh, correct yeah. Yan, no. Sa COVID, kunyari, halimbawa, sabi natin, binagbabawalan natin pumasok ang mga alien people. Sorry, pardon the word. Itong mga ano natin, lalo yung mga Chinese, alam naman natin na medyo may problema, galing China. Hindi naman tayo nagsiseryoso, pero ang sinasabi ngayon natin ay dapat mabantayan ang lahat ng port. Oo, lahat ng port, di ba? Hindi tayo nakakabalita ngayon eh. Lagi ang nababantayan natin by air. Itong ang ano, itong ang naiya. Prime port. Oo. Pero yung katulad ng mga... Cebu. Iloilo. Oo, yung mga ganyan. Yung sa may bandang dulo-dulo doon, malapit na sa Taiwan. Sa Bicol. Hindi. Bandang Norte. Bandang dito sa Pangasinan, bandang... Doon, di ba? Maraming mga ano dyan, malapit-lapit. Ang Zamboanga, yan yung mga bukas na pinto eh, na pwedeng pasukan. Kasi ang pinagtatakahan ko, tingnan mo ha, bakit ang daming mga Chinese din sa mga hotels, makita mo, minsan takot-takot nga, sorry, takot-takot din ako talaga makapasok eh, alam yun? Kasi... ang dami nila. Tapos isa lang ako. Ang papasok sila sa loob ng ano ng elevator. Sabi ko, mamaya na lang ako. wala akong ganun eh. Baka may diba? Virus yung iba. Hindi, pero paano ba mag-inspeksyon? Dito lang ba yan sa ano? Sa mga terminal natin, sa mga airport natin? Hindi lang dapat. Yun ang dapat natin malaman sa Coast Guard. Diba? Paano? Diba? Sa air, saka sa sea, tsaka yung baylan. Baylan, diba? Yung, kung makikita natin. At may mga ilang balita ka pa dyan. Hindi, yung batiin ko lang yung West Bay College na magkakaroon ng 24th anniversary sa Alabang. Alabang tong West Bay College eh. Yung may-ari nito, kasama namin sa PCGA o Philippine Coast Guard Auxiliary. Yun nga, magdiriwang ng ika-24 na anibersaryo sa Sabado. Webes. Ano ba yung Webes? Webes, tingnan natin ang pecha yung Webes. Six. Ay, hindi. Ano ba? Asingko? Asingko. Asingko? Ayun. Five. Sa... ano? Asingko ba? Sa is yung Webes yata, di ba? Tingnan mo nga.
5. Five. Ay, asa is yung ano? Oh, yun yung kaarawan ng West Bay College. Saka ba nag-ara? Hindi, yung kwanon yung may-ari, si Ben Chong Bian. Kasama, Chinese din? Hindi, Pinoy. Chong Bian lang yung apelido. Dating ano to, yung politician din, dating naging governor sa probinsya nila. Mm. Pero ngayon, dahil yung kasama namin na empleyado nila, yung pinaka-district auxiliary director namin, eh, empleyado nitong West Bay College. Hanggang sa na-recruit namin si Yumiare, si Mr. Chong Bian, na siya ngayon yung Commodore o One-Star General sa PCGA, sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Kaya magdiriwang ng ano nga, ng anibersaryo yung eskwelahan at imbitado yung mga Coast Guard o Philippine Coast Guard para doon sa gaganaping anibersaryo. Mm-hmm. Kaya binabati natin ang ating magiting na komodor ng Coast Guard Auxiliary, Komodor Ben Chong Bian, sa anibersaryong nalalapit na anibersaryo ng West Bay College sa December, itong March 6. Kaya 24th founding anniversary sa tama, March 5 to 6 nitong buwan. Ang tema ng kanilang anibersaryo, Navigating the Future. Yan, kaya yung programa values, trade and among maritime student. Mga eskwelahan to ng maritime eh. Mga nagsisiman. Yan, kaya ay yung mga nakakapanood sa atin, nakakarinig ng mga tiga PCGA, invited po tayo ni Commodore Chong Bian ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Hindi ako, hindi. Okay. Laki ko. Pataas gano'n. Okay! So, para mga auxiliary, ano ba ba yung mga news mo dyan, sir? Itong reklamo to nung binigay sa akin yung birth certificate nung ina. Yung ina si Ginang Rio Mendoza. Yung batang nakakulong doon sa Presinto 2, ito si Raymond Andre Mendoza Yap. Mm. Ngayon, itong batang to, minor de edad. Magdi-18 pa lang to sa August. Mm-hmm. Umano, sa reklamo nung nanay sa akin, dinampot daw yung anak niya, na itong si Raymond Andre, na minor de edad. Ngayon, ang kinagtataka nung ina, wala namang ayaw siyang bigyan ng investigation ng police sa Manila Police District Station 2. Dahil gusto niya malaman kung may kaso o wala yung anak niya dahil... Pero sa, nakakulong pa rin. Oh, isang buwan na nga eh. Hala, ilang taon yan? 17. Oh. Magdi-18 pa lang sa... Ano ang kaso? Nahulihan daw ng isang sachet ng marijuana. Pero sabi ng bata, wala siyang dalang ganun dahil hindi naman siya addict. Mm. O pangalawa, tinago siya ng isang linggo, hindi pinakita sa magulang. Mm-hmm. Ngayon, umakita ng magulang, may konting pasapasa. Sabi ng bata, binugbog nga raw siya. Mm. Eh siguro, pinapaamin doon sa isang sachet ng ano, kanya hindi naman umamin dahil walang kasalanan. Mm-hmm. O, kaya ngayon, hiningi ko nga yung birth certificate ng bata para mapatunayan na... Minor de edad. Minor de edad. Ngayon, saan kayo dadali niyan? Ay, doon sa mga piskal, sa mga ano, uh-huh, magkukonsulta ko kung paano matutulungan. Ngayon, mm-hmm, yung ina, tinuruan kong pumunta sa prosecutor's office sa City Hall ng Maynila upang hanapin yung pangalan kung nasampahan ang kaso. Kung nasampahan siya o hindi. Oo. Plus, ayon sa, pwede magreklamo yan kasi kung minor de edad, alam mo naman, batas tayo para sa mga minor de edad. Kaya nga, yun ang unang pinaglalaban ng ina. Mm-hmm. Kung ano man yung kasalanan ng anak niya,
dapat i-turnover doon sa DSW, di ba? Mm-hmm. Para ikaw nga, doon siya ay kukulong, hindi rin sa City Jail o ano. Oo, diba? Alam mo naman doon, napakahirap din doon. Eh. Oo, kaya nga. Mariwana lang yan, hindi naman talaga droga na ano eh, di ba? Oo. Kaya nga, naawa ko dahil mahirap lang ang buhay nung magulang, walang trabaho, karpinteryo ama, eh siguro, gustong gano'n na nang kinaukulat. Saan yan? Sino? Station 2. Station 2. Mm-hmm. Dito, sa ano din? Tundo. Tundo rin, no? Uh-huh. Sa may tabi ng simbahan ng Tundo to eh. Mm-hmm. Eh, hindi ko pa rin napapasyalan yung commander, parang dadaling ko pati to. Eh, baka wala siyang alam doon sa nangyayari. Oo. Di ba? Na may ginagawang milagro yung mga tauhan niya. Para ako mismo magtatanong kay station commander kung nakakulong to, kung bakit, kung may kaso ba, ano naging kaso, di ba? Mm-hmm. Para kasi ayaw nila papanikin yung ina, gusto magsumbong sa station commander. Ayaw bigyan ng pagkakataong makarating. Puro sinasabi, wala, ganun, busy, ano. Eh, siyempre, nawawa naman tong... Pumunta siya sa children's, di ba? Children's desk. Oh, eh, kaso nga, ayaw papasukin eh. Hindi, pwede siya magreklamo. Pumunta siya sa, DSW, pumunta siya na DSWD. Hindi, siguro sa headquarter ng police, maganda. Oo, hindi, pero kumuha na rin siya ng ano. Children's desk doon sa headquarter. O kasi sa station eh, ayaw siyang palapitin doon sa ano eh. Hindi pwede kasi hindi naman sa kanila yung station eh. Kaya nga, yun ang sinasabi ko nga, bakit bawal sa mga taong makapag-usap sa hepe? Bakit bawal doon sa ano? Ano ba yun? Private? Eh, gobyerno yan eh. Pag sinabing government agency, eh malaya yung lahat na makapasok. Mm-hmm. Eh nga yung sinasabi ng mga broker sa customs, eh ba't kami hinihigpitan? Eh nagbabayad nga kami ng tax. Kami nga yung nagbibigay ng malaking duties na taxes sa mga sa kargamento naming pinararating galing sa ibang bansa. Oo. Oh, oh. Oh. At saka ang customs eh government agency, bakit bawal yung tao sa loob? Diba? Yun yung, yun yung kino-question nila. Bakit bawal kaming makarating sa loob ng customs? Private ba yan? Para bawalan kami? Eh, gobyerno yan. Eh. Ibig sabihin, pag gobyerno, lahat pwedeng pumasok sa tanggapan niya, di ba? Mm-hmm. Walang bawal. At saka pag bata yan, medyo mahirap kalaban nung dyan. Diba? Yun nga eh. Sabi ko nga dito sa ina, ito, tanda mo lang yung pangalan ng pulis, malamang makasuhan mo yan. Pagka nagkaroon ng linaw. Kasi, wala, ayaw kang bigyan ng investigation na form. Report. Nung, report. Ibig sabihin, may tinatago sila, di ba? Mm-hmm. Or nag-aantay sila ng kung anuman. Okay. So may iba pa, sir? Para maabutan natin iba pa? Ito na lang. Itong... Yan lang, wala nang iba. So, anyways, alam natin yung may batas hinggil sa mga bata. Diba? Oh, mga minor. Hindi, minor di edad. Yan, meron yung mga violations dyan, pero hindi magagad mahuhuli yan, hindi hinuhuli yan. Hindi nga kinukulong yan, city jail. Tapos yung bata ay ganung ang edad. Diba? Kaya nga, nagtataka ako, ayaw paniwalaan yung ina, sa kabila nung dala na yung birth certificate, eh, peki raw yung birth certificate. Kanya, sabi ko, punta ka ng city hall, hanapin mo yung sa prosecutor's office, pagtanong mo yung pangalan ng anak mo kung may record o may pinail na kaso laban sa kanya. Oh, tama, pwede din. Di ba? Wala naman daw, sabi ng mga taga fiscal office, walang ganung pangalan na kinasuhan. Mm-hmm. Kaya ako may karapatan kang magreklamo na pagka ganyan. Di ba? Mm-hmm. Ayaw kang bigyan ng kopya ng investigation report. Hindi siya baka tuwid may tinatago sila sa'yo. Kasi kailangan maglalabas ka rin ng di ba? Ng salaysay nga ang inaano din nila, di ba? Tayo, salaysay na. At isa nila ba, investigating, di ba, investigation dapat makalabas din. Oo, tama. Dapat so, mayroon din kayong kontrasalaysay. O, kontrasalaysay. Para... Affidavit na rin yan. Counter affidavit sa English. Mm-hmm. Kaso nga,
una-una, yagit, walang panggastos. Kaya tinuturo. Tsaka hindi nga nila alam kung paano nga gagawa niya. Tama. Hindi, sabi ko, pumunta ka doon sa ano, public attorney's office. O, hanapin mo yung kakilala ko ro, si ganon. Eh, puro tinuturo ko na lang yung dapat gawin dahil, siyempre, wala rin akong oras para samahan sila na samahan. O, eh, total, marunong naman yung ina, naintindihan yung mga inuutos ko, ayun, na nakapunta na sa prosecutor's office, naalaman niyang walang kaso yung anak niya. Wala na, nakapunta na? Oo. Oh, okay, tama, ka, very good, very good. Wala kang record eh. O, kanya, ang target ko naman, makausap yung station commander. Makikita ko to para lumabas yung totoo. Kung sino yung mga pulis niya may impidi rito. Kung totoong walang investigasyon, di ba? Eh, baka pag dumating ako rin, maglabas na yung investigation report, di malalaman ko kung ano yung kaso, kung bakit nagkaganon. Kaya, pasamantala, ako na lang muna makikipag-ugnayan doon sa station commander. Hindi ko na sasama muna yung ina. Ina, oo. Kasi baka mailang din para nakitang may kasamang media, lalong magigpit, di ba? Okay, kung ako lang mag-isa, sabihin ko lang, magkokorte siguro ako sa station commander. Di, pag nagkakwento, ano yun na, papasok ako na nito. Okay. Diba? So, ano pa ba yung imang mga balita natin? Coast Guard, di ba? Yung sa NAIA, sa Custom. Custom ba ano ngayon ang balita? Parang wala ako balita. Ay, di ba yung kinuwento nga sa'yo yung masyadong sobrang higpit ni Commissioner sa mga... Ayun ba yun? Hindi, wala bang nahuli? Kasi ako parang lagi ko naririnig, may nahuling ganito, tapos nawawala. Yung ano, yung latest, yung Philippine Red Cross, nag-donate ng 25,000 pieces ng ano, ng mask. Face mask. Kanina binigay yan. Sa kay Commissioner Guerrero ng Bureau of Customs. Okay. Ayun, kaya nagulat nga yung Customs. Buti raw may nag-donate sa kanila na Red Cross. Ang alam kasi nung ang alam kasi maraming pera ang Custom, kanya hindi na kailangan regaluhan. Okay na tayo. Okay. With that extra. Siguro, sir, pasalamatan mo lahat yung mga partner mo. Maraming salamat sa, ika nga, iniikutan nating bit ang Bureau of Customs, ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Immigration, at ang NAIA, ang airport, MIA, Manila International Port, Airport Authority. Sa, ika nga, sa kanilang masugit na pakikisa sa atin bilang nakatalaga tayong mamamahayag sa kanilang tanggapan. At bukal sa kanilang kalooban na ipagkaloob sa atin yung mga nagaganap sa pangyari sa kanilang mga ahensya. Mm-hmm. Diba? Kaya maraming salamat sa inyo mga higher authority ng ahensya na ating iniikutan sa magbabalita. Yun lang mga katoto. At muli po. Magkita-kits sulit tayo sa Wednesday. Yung mga ibang update pa tungkol doon sa mga ibinalita ni Matotong Pasky kanina. At syempre, of course, doon sa ating mga kababayan na ngayon ay nanonood sa atin. Maraming maraming pong salamat. At syempre, sa Wednesday po, tututukan pa rin ni kasamang Pasky dito yung mga port. Diba? Kanya-kanyang antawag sa port of entry ng mga ating mga kababayan. Di ating kababayan, mga alien. Ang sinasabi natin dito, di ba? Sige, sige. Maraming pong salamat. Makasigitan tayo ng virus, ano ha? Oo. Kaya salamat doon sa paghihigpit ng ating mga kinahukulan sa ahensya ng ating pamahalaan na ika nga nasusubaybayan nila yung pagpasok ng mga foreign national. Doon po kayo maghigpit. Yun yung higpitan nyo. Huwag yung katulad natin Pinoy na naghahanap buhay ng parehas. No? Oo, huwag nating abusuhin yung ating mga kababayan. Lalo na sa Bureau of Customs, bigyan natin ng karapatan yung mga nagpapasok ng income tax sa atin. Bilyon ng halagang pinapasok ng mga importer, mga broker natin. Kaya wag natin silang gipitin sa pakikipag-usap sa ating mga tauhan.
Huwag tayo maging negative na pinag-iisipin natin yung pakikipag-usap eh, nagkakaroon ng corruption. Mm-hmm. Eh, hindi po ganun siguro. Kung ganun man ang iniisip ng matataas dyan, eh, baguhin nyo na dahil iba na yung panahon ngayon. Yung pakikisama, natural lang yun. Yung pakikipagkaibigan ng ating mga broker, mga importer. Pero hindi nangangahulugang porque nakisama eh may pinalulusot na mga smuggled na kargamento. Yun yung ano, yun yung iniisip ng mga matataas natin diyan. Pero sana ika nga eh wag nating ika nga yung walang perfectong tao sa mundo. Ha? Kung nag-iisip kayo ng masama sa kapwa nyo, eh tignan niyo muna 'yung sarili niyo sa salamin. Yan, magsalamin kayo. So, binahat, wala na po tayong oras, mga kababayan. See you Wednesday sa mga ibang update ni Katotong Paski. Maraming po salamat. Oh, yung paalalang kapatid, lalo na sa kabataan, laging tandaan, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. God bless mga tagapakinig. At hindi ka yayaman kung hindi ka magtatrabaho at pagsisikapan ang lahat ng bagay. Ayun, huwag natin sundin yung sa Biblia na pagsikat ng araw, laghanap ang biyaya. Ibig sabihin nun, gumalaw kayo, magtrabaho kayo. Trabaho-trabaho, kilos-kilos po. Ngayon, yun yung ano, yun ang totoong ibig sabihin nun. Pero yung sasabihin, yung taming sikat ng araw, ando ka lang sa bahay mo, hindi ka gutom ka ron. Eh mga katoto. Bye-bye po. Ang iyong katotong Paski. Ferdy Codemus po. Ayun, next Wednesday. Yes. Kalaganang kalisapan, timulat ng iyong mga mata.